Kung kikita ka ba ng $1 to $10 na extra income kada araw, okay na ba sa'yo yan? Kung oo ang sagot mo, you are in the right place. Kaya, chill ka lang dyan at panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo. Dahil sa video na ito, malalaman mo ang mga bagong paraan kung paano ka kikita ng dollars na extra income mo online. Pero bago yan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa YouTube channel namin, Brilliant Idea. Click mo lang ang subscribe button at ang notification bell dyan sa baba ng video para mare-remind ka tuwing mag-upload kami ng bagong makabuluhang video na magbibigay sa iyo ng mapagkakakitaan online. Okay? At para patunayan sa iyo na may perang totoo dito sa video tutorial na ito, eto. Ito ang mga kinita ko na dito sa ways of earnings na ito. Hindi naman kalakihan ang mga naging profit ko. Pero kung araw-araw ay may ganito kang extra income, busog na ang pamilya mo. At kung paano gawin ito? Manood ka lang dyan. Stay tuned ka lang. Let's start! Welcome po sa last episode po ng ating basic forex trading tutorial. Ito po yung huli, actually bahagi na po ito nung yung sa second part na po yung sa market strategy, market prediction or winning strategy. Sama na po ito pero kailangan kong ibigay rin ito sa inyo para makapag-umpisa kayong makaaral. Isa ito sa bahagi sa tinatawag na market prediction. Pero pupwede niyo na po itong magamit. So punta tayo sa chart. Hanap tayo ng magandang position. Yes, dito tayo. Papaliwanag ko sa inyo kung yung tamang pasok ng positioning, trade position. So bago po kayo pumasok, ay kailangang maunawaan ninyo ang purpose nitong moving average na indicator. Kung alam nyo kung paano basahin, bibigay, nag-i-indicate po ito siya. So dito kayo maaaring kumuha ng prediction. Bonus ko ito sa inyo. So kung makikita ninyo yung chart na ito, so dito ko ituturo sa inyo kung papaano. So, mapapansin nyo itong portion na ito, bumaba siya. So, dito, kung saan dapat pumasok, mapapansin ninyo, umangat siya rito. So, paano ma-determine yan, naaangat na siya? Kapag candlestick na kulay itim ay gumitna na siya. And then, yung final mo ninyo kapag yung white na candlestick, yung trend niya na pataas, ay narito na rin siya. Magro-cross na siya paakyat yung white. This is the portion na kung saan kayo papasok. Din tuloy-tuloy na yan. Mapapansin nyo tuloy-tuloy na yan. Punta roon. Then same din po yan kung bababa siya. Makikita nyo yan. Same position po yan. Ayan o. Nag-cross siya rito. Pagbaba niya dyan sa moving average, nagtuloy-tuloy na siya pababa. So ganun po ang pag-determine ng trend. So ayan o. So iyan ang pasok nyo palagi. Lagi nyong tatandaan yan. Magagamit nyo na yung strategy na yan. Bonus ko yan sa inyo para makapag-umpisa kayo. Isagawa ninyo yung bagay na yan sa demo account at i-master ninyo. Sana nga makatulong sa inyo yan.
At marami pong salamat. Makikita nyo, halos lahat ganyan yan, no? Ang nangyayari, oh. So, may kakaroon kayo ng idea. Dito sa trading, tandaan nyo, huwag po kayong maging greedy. Pag kumita na, labas. Kasi ang flow ng trading, akyat bababa, akyat bababa, akyat bababa. Kung hindi nyo pa kayang ma-determine yan, losses lagi ang mangyayari. Good luck to your journey. Learn and learn how to earn in Forex trading. Marami pong salamat sa panonood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa channel namin sa Brilliant Ideas.